Magandang umaga! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng September 19, 2024 na kung saan sa ngayon po ay wala na tayong binabantayan na bagyo dito po sa loob ng ating area of responsibility. Pareho na po na nakalabas at nakalayo dito sa ating area of responsibility ang dalawang bagyo na dumaan dito. Ang bagyong si Hiner at bagyong si Helen, pero patuloy pa rin po nilang hinahatak ang habagat na siya pa rin pong nakakaapekto dito sa ating bansa, lalo na sa kanlurang bahagi, at hindi pa rin po inaalis ang posibilidad na may mabuo ulit na panibagong banta ng sama ng panahon mula po sa kumpol ng kaulapan na nandito. At kung may mabuo dyan ay mabilisan ulit ang paglakas, ngunit kikilos naman po yan pataas na patuloy po na hahatak at magpapalakas ng habagat. Ang susunod po na bagyo kay Helen na papasok o mabubuo dito po sa loob ng ating area of responsibility ay tatawag po sa local name na bagyong Igme. Next week, posibleng unti-unti na po nahihina ang epekto ng habagat at posible ulit na may isa pang potensyal na sama ng panahon na mabubuo dyan sa may West Philippine Sea na hahatak at magpapalayo ng habagat dito po sa ating kalupaan. At ito nga po yung pinapakita ng forecast model natin pong ginagamit hanggang po sa susunod na dalawang linggo. At sa lagay po ng ating panahon, ngayong madaling araw dahil pa rin sa habagat ay may mga isolated rains po sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Southern Quezon, Bicol Region, Mimaropa, Panay Island, Leyte, Calbayog, Southern Leyte, Bacolod, Bayawan, Dinagat Island, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Sarangani, Tagum at dyan po sa Maymati. At mamaya po ay sisikat pa rin ang araw sa malaking bahagi na ating bansa, pero may chance pa rin ang maulap na kalangitan with isolated rains dulot ng habagat dyan po sa ilang bahagi ng Central Luzon, Mindoro, Palawan, Masbate, Antique, Iloilo, Sipalay City, Bacolod, Ormoc, Maasin, Calbayog, Eastern Samar, Butuan, Dinagat Island, Sulu Archipelago, Zamboanga del Sur, Davao del Sur at Mati. At mamayang hapon po, mas maraming lugar na ulit ang makakaranas nang mas maulap na kalangitan with isolated light to heavy rains sa malaking bahagi po ng ating bansa, kaya mag-ingat po tayo sa mga banta pa rin po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, dahil pa rin po sa habagat, ay iwasan na po muna natin ang papalaot sa mga baybayin po ng Ilocos Region, Central Luzon Seaboard at Southern Luzon Seaboard, maging po sa Extreme Northern Luzon Seaboard at Silangang at dyan po sa silangang baybay ng Northern Luzon, dahil ang mga alon po ay posibleng aabot hanggang po sa 3 to 4 meters height. Kaya hanggat maaari ay iwasan na po muna natin ang papalaot dyan po sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So ito po ang latest update natin sa araw na ito. Ako po muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!